Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. Good Thursday morning, everyone. Ngayon po ay Hunyo 24. Taong kasalukuyan, 2021, and the program would want to extend ang aming pagbati ng happy 450th anniversary ng lungsod ng Maynila. At ngayong araw na ito, it's a holiday dyan po sa lungsod ng Maynila. At ngayong araw din ito ay kapistahan ng patrong San Juan Bautista. Kapistahan ng lungsod ng San Juan. At ngayong araw na ito ay pinagbabawal muna itong tradisyonal na basaan dyan sa San Juan City, just like what they did last year. So, welcome dito po sa inyong palatuntunang Digital Patrol, at syempre pa, till 11 o'clock ngayong umaga, ako po ay sasamahan ng aking technical director, ganun din ni Semanita Baysa Kapampangan, at nakalimutan kong banggitin yung pangalan ni Nash. O, siya po ang aking technical man. Alright? Yes, Maynila lang ang holiday. Nagtatanong kasi si Uma, Norma Baysa Swell ng Montreal sa lungsod ng Quezon. No, Quezon City is not on a holiday. It's only Manila, and I guess ang San Juan, sapagkat kapistahan ngayon ng San Juan City. At may kautusan ang lokal na pamunuan ng lungsod ng San Juan na, uulitin ko, bawal ang basaan. At instead, mamayang 1 o'clock this afternoon till 5 o'clock ay ililibot ang imahe ni San Juan Bautista sa lahat ng barangays, mga nasasakupan ng San Juan City till 5 o'clock ng hapon. At pagkatapos niyan, susundan niyan ng kanilang misa. Wala muna ho, inuulit ko ha, yung tradisyonal na basaan sa San Juan City. At maging sa Maynila, ha, wala po muna ngayon. Ha, sa gitna nitong pandemya na ating nararamdaman. Bueno, mga gulo, kung mga tagapakinig, mga early greeters ng palatuntunan, I'd like to read ito pong mga early greetings na tinanggap ng palatuntunan, like from Uma Baysa Swell. She's watching the program, and together with another sibling, Elvira Baysa Clemente. Likewise, from Kuwait came this message from Chincha Buste. Ang sabi ni Chincha,
Good morning po, Capt.Sel. God bless po. Likewise, Chincha, at take care, alright? Kasama ang lahat ng ating mga OFWs in that part of the world. Ganun din, patiin na natin itong pagbati ni Uma. Morning, Happy Manila Day, ang kanyang bati. At mula naman kay LB, good morning everyone. Happy to watch again, sabi niya, Captain. Close in parenthesis, Manong Sel. Thank you so much, LB, and to your husband, Gods, and family. Likewise, to Norma and husband Ken and their kids, I'm happy with the development insofar as the new operation of Norma is concerned. Good improvement. Okay. Now, yes, Pinoy Hour, mga gulo kong mga tagapakinig, ay naka-hook up na sa ating palutuntunan. Pagulo kong mga tagapakinig, ha? Confirmed ba ito, Pinoy Hour? We just received, sapagkat I was about to say na yan po ang running story ngayon dito sa Pilipinas, itong pagdadala kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa Capitol Medical Center. At naunahan po tayo ng Pinoy Hour ng ating mga kasama sa Alberta, Canada in sending this word with regards dito sa ating dating Pangulo ng Republika ng ating bansa, Republika ng Pilipinas. Siya po ay 15th Pangulo. Former President of the Republic of the Philippines, Noynoy Aquino. If I may quote, ito pong ulat ng Pinoy Hour. Siya po ay patay na. Former President Noynoy Aquino is dead at 61 years old. Yan po ang latest word na hanggil po dito sa dating Pangulo. Na isunugod sa Capitol Medical Center. At ang ulat ay binahagi sa atin ng Pinoy Hour. Yes, medyo nagtanong si Uma. Yes, yan ang balita, Uma. Isunugod sa Capitol Medical Center. Wala pa tayong detalye. But as soon as I receive yung mga additional details, I'll pass it on to you sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng ating palatuntunan, yung mga nanonood at mga nakikinig. Thank you so much, Pinoy Hour, dyan sa initial info na yan. I ask on air whether it's confirmed and all caps ang sagot ng Pinoy Hour. Yes. Yan po ang latest, mga gulo kong mga taga-pakinig. At narito ang dagdag na detalye kognay nitong pagyao ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pneumonia is the first finding. Si dating Pangulong Noynoy Aquino is a chain smoker. Malakas pong manigarilyo. Yan po ang latest na ating tinanggap additional detail kognay nitong pangyayaring ito. At sa Capitol Medical Center, naroon yung pong kanyang mga dating mga miyembro ng kanyang gabinete. At noon doon, nakita among others si Secretary Almendras, ang kanyang executive secretary. Ganun din si kanyang dating DILG Secretary Marrojas. Sampo ng iba pang mga relatives. Ganoon din ang dating matataas na mga opisyalis ng pamahalaan ni Pangulong Aquino. At another word we got ay humihiling ng complete privacy ang Pangulong Aquino kagnay nitong pangyayaring ito. At ang
mula kay Lides Baysa. Norma, by the way, Norma says, I'm sure he had COVID too. Yun ang binanggit. Wala pang medical bulletin to that effect, Norma, no? Okay, but insofar as Capitol Medical Center is concerned, ito ang isang paggamutan bukod tangi dito sa National Capital Region na hindi nag-a-admit ng mga COVID case. Alright. From Lides Baysa, watching from Taytay Rizal, GCQ Taytay Rizal is watching. Our deepest condolences to the family of the former President Ninoy Aquino. May he rest in peace with the Lord. Yan po ang pinaabot na, simpatiya at condolences ni Lides para sa pamilya ng dating Pangulong Ninoy Aquino. Yes, he's dead. Magagilo kong mga tagapakinig. May you rest in peace, former President Pinoy. That's what he wanted to be addressed before his term as President of the land. At tabayanan po ninyo, sapagkat we will provide you more informations, more news development, kaugnay nitong pangyayaring ito na, of course, the whole country ay nalulungkot. Ang Pilipinas ay nalulungkot kaugnay nitong pangyayaring ito. At sabi nga po, mga gilog kong mga tagapakinig, kahit na anong political party you belong, sa ganitong pagkakataon, kalimutan natin muna ang away politika. Isang dating pangulo ang namatay, ang nawala dito sa ating bansa. And of course, ang condolence ng bawat isang Pilipino ay dapat nating ipaabot. Sabi ni Uma, the former president will be joining his parents. Yes, indeed. Okay, so what else? Kung meron po kayong mga mensahe, you can always use this program to send whatever feelings you have by yourself, and of course, whatever words of condolence you want to bring forth to the family of the late president, you can always do so sa pamamagitan ng inyong palatuntunang digital patrol. So, napakalungkot, ho. Welcome, ho, ngayong araw ng Huwebes, Hunyo 24, sa isa pang edisyon ng inyong palatuntunang digital patrol. And welcome to the show. Hi to Carmen Sibilla watching from Montreal, Canada. So, yan po ang ating development na, nakalulungkot ngayon pong araw na ito, particular sa ating mga kababayang Pilipino. Wherever you are, whether you are in far country, just the same. Don't forget that your root country is the Philippines. So, mga gilo kong mga tagapakinig, ang kalagayan ng ating panahon, let's open up the show. Ating pakinggan ang ulat panahon ay pagkakaloob ni weather forecaster Ariel Rojas. Makapula rito ang update sa ating lagay ng panahon. Patuloy pong umiirat at apekto ang habagat dito sa Luzon area. Ngayong araw po makakaranas ng maulap na halangitan na may mga kanat-kanat na pag-ulan at pag
Kidlat, Pagkulog, ang Cagayan, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Region, Humales, Bataan, Occidental Mindoro, at ilagang bahagi ng Palawan, kasama na ang Kalayaan Island. So na may katamtaman sa malakas ng mga pagbuhos ng ulan at posibleng magdulot ng mga bigla ang mga pagbaha at pagbuhos ng lupa. Ang nalalabing bahagi ng ating kapuluan, kasama na ang Metro Manila, pati dyan po sa may Visayas at Mindanao, may aasahang mga bahagyang pag-uulap, mainit at malinsahan po sa dakong tanghali at early afternoon at mataas ang batalang thunderstorms, lalo po sa hapon at sa gabi. Aabot hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw dito sa Metro Manila at sa Davao, samantala sa Cebu naman ay 32 degrees Celsius. Malaya pong makakapagpalaot yung ating mga kababayang mangiisda at yung may mga maliliit na sakyang pandagat, mayroon na naman tayo inaasahang matataas na alon. At yung ating binabantayang bagyo sa labas ng par, si Tropical Storm Champi, hindi na po inaasahang pikilos sa pasok sa ating area of monitoring. Huli po ito na mataas sa layong 1,970 kilometers silangan ng dulong hidagang Luzon. Ito po ay may tagay na lakas ng hangin, umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna. At yung pagbukso naman umaabot ng 105 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa hilaga, hilagang kaluran sa bilis na 15 kilometers per hour patungo po sa katimugang bahagi ng Japan. Wala po itong direktang epekto sa panahon sa ating bansa. Yan muna ang latest po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Ariel, of course, sa madaling araw, medyo may kalamigan na dito sa let's speak of Metro Manila area first. Pero sa dakong umaga at lalong-lalo na sa tanghali ay talagang napakainit. Kailan kaya tuluyan nating mararamdaman yung lamig, Ariel, maging sa umaga, tanghali at mga huling oras ng hapon? Nasa panahon ng tag-ulan, so ibig sabihin po ay talagang maalinsangan. Ang ibig sabihin po niyan kasi ay maraming moisture na available sa ating kapaligiran. So wala po tayong in-expect na sobrang lamig kagaya po ng panahon ng amihan. Ang in-expect po natin ngayong tag-ulan ay alinsangan po. Ayun. Okay. Inyo po narinig ang ulat panahon sa kagandahang loob ni weather forecaster Ariel Rojas. So, of course, yung lamig ay ating nararamdaman sa madaling araw plus the fact na ating nararamdaman yung pagbuhos ng may kalakasang ulan. I'm referring dito po sa National Capital Region tuwing dumarating yung madaling araw. At sa hapon, sa umaga, sa iyong pagbilat, pagdalaw nitong haring araw, ay nararamdaman naman natin ang init. At yan ay dulot nitong monsoon o hanging habagat. Pagdating ng hanging amihan, yan, ating mararamdaman yung lamig, hindi lamang sa madaling araw, kung hindi sa maging sa umaga, tanghali, at maging lalong-lalo na sa gabi. Yan po ang weather update. Thank you so much muli, Ka Ariel Rojas ng Pag-asa Forecasting Center. Now, hinggil po naman dito sa COVID-19. Narito po ang update, paglingkod bayan, ng palatuntunan. I'd like to greet a cousin of mine and her family. Good morning to Mirna Alcid. Oh, kumpletuhin natin, Mirna Baysa Alcid Sekihor. Yan po ang kanyang married name. Ayan, ha? She's watching from Sipokot, Camarines Sur, and to her husband and family, ha? Gilog kong mga tagapakinig. Now, sa ating COVID update, ha? Ang mga bagong kaso na naitala ng DOH as of yesterday ay 4,353 cases, bringing to a total of 1,372,232 ang total case ng mga nagka-COVID sa ating bansa
simula nang pumasok ang virus sa Pilipinas. So, now, yung mga gumaling as of yesterday ay naitala naman sa 7,139 cases, bringing to a total, ito mga gumaling, ito naman, 1,298,442. Yan ang total na bilang ng mga gumaling. Now, ang mga aktibo, yung mga hindi pa gumagaling pero sa tulong ng ating mga frontliners, sa tulong ng ating mga hospital authorities, pasasambat, gagaling din yan mga yan. Ha? Katulad ng mga gumaling na mahigit 1,300,000 na mga kababayan na gumaling. Ang hindi pa gumagaling as of yesterday ay 49,862. At ang mga namatay, yung mga sawing palad na hindi nakaligtas, ay as of yesterday, ay 23,928. Naidagdag yung 119 na namatay kahapon dito sa bilang na ating binanggit. Yan po ang COVID update. Now, by the way, ito po ay good news. Sabagkat ang DILG ay nag-utos na maari na itong mga walk-in kahit na hindi ka nakarehistro. Kapag nakakita ka ng vaccination place, kayo ay maaring pumasok doon at magpabakuna. Yan po ang latest words coming from DILG. You don't need to be registered and able to have yourself vaccinated. All you have to do is as simple as 1, 2, 3, sabi nga po. Magtungo, pumasok sa loob ng isang vaccination center and express your desire and willingness to have yourself vaccinated and there will be no question asked. Kayo ay bibigyan ng bakuna. Yan. Yan po ang latest na ipinalabas na kautusan ng DILG sa pamamagitan ni Yusek Pakaraba. Yan. Ito ay kasunod nitong naging hakbang ng lungsod ng Maynila dahilan dito sa, pagpapakita ng kawalang interes nitong mga nagparehistro nating mga kababayan, hindi namang nagpakita nung araw na sila'y sinomon, enabled themselves to be vaccinated. Wala. Hindi nagpunta, hindi nagpakita. Kaya nagpunta si Yorme Escomoreno. Dinalaw niya yung mga vaccination centers, particularly sa mga malls, dito sa lungsod ng Maynila. At nung kanyang malaman na walang nagpakita sa mga nagparehistro, yung mga nakatayo doon na nag-aabang ng pagkakataon na mabakunahan, ang kanyang tinanong. Sabay sagot lahat sa kanya na oo, gusto nilang magpabakuna, kaya without any second thought, iniutos ni Yorme Moreno na bakunahan sila. Okay, ho. And because of that, posibleng dito nakakuha ng cue ang DILG, kung kaya't simula ngayong araw na ito, yung mga walk-in na hindi pa nababakunahan at gusto magpabakuna, you're most welcome. Pero mga gilo, kung magkatagpapakinig, gusto niyo mga orasan, ang oras sa Pilipinas, ganap ng alas 10:03 ng umaga. Welcome dito po sa ating susunod na isang oras na pagtatanghal
ng inyong Digital Patrol. And speaking of Manila, ngayong araw na ito ay nakatakdang salubungin ni Yorme Isko Moreno ang bakuna na mula sa China, itong Sinovac. Ito po yung in-order ng pamahalaang lungsod ng Maynila na kanilang ipambabakuna sa kanilang mga constituents ng Maynila at maging yung mga nais na magpabakuna. Darating itong maraming doses ng Sinovac ngayong araw na ito. Kaya't pangungunahan ito ni Yorme Isko Moreno. At ang Maynila, apparently, ang kauna-unahan na lungsod dito sa National Capital Region wherein ang kanilang in-order na bakuna ay dumating na. So meaning, yung mga naunang mga bakuna na ating ibinabalita sa inyo na dumating at naunang ipinahayag nitong vaccine czar na si Secretary Carlito Galvez ay mga bakuna na in-order ng ating national government. Maliwanag ho yan, ho. At ngayon, from the looks of it, ay isa-isa namang darating itong mga in-order ng local government units. So meaning, teka muna. Marami nang nabakunahan sa mga lungsod dito sa National Capital Region. Baka naman sumobra, baka lumabis. Yan na naman ang ating problema. Baka hindi na maging problema itong kakulangan ng bakuna. Ang mangyari naman ay yung sumobra ang bakuna dito sa National Capital Region. Parehong problema. Tapos ang bakuna, problema. Sumobra ang bakuna, problema din. Pero I understand, ang mga bakuna na in-order ng mga local government units wherein they set aside millions and billions of pesos. Sila'y magkakaloob din sa National Capital Region. Yan ang sinasabi natin. Paano kung hindi talagang hindi talaga magpabakuna itong ating mga kababayan? They will stick to their stand na hindi magpabakuna, naloko na. Di bali kung sa tagal ng panahon ay maging suka itong mga bakunang ito, pwedeng ihalo dyan sa paksiw at yung humba, halimbawa. Paano kapag sumobra at maraming nasira, nag-expire lahat? Just imagine yung pera na inintend para dyan, yung ginastos para dyan, problemang malaki yan, hindi ho ba? We're talking here of millions and millions of vaccines. Like this coming October, ang ibinida ni Yusek Galvez is something like 80 million. Let's check my notes. Mabuti yung sigurado tayo. Magilog kung maganda ka pakinig. Hinggil dito sa bakuna. 40 million. Apat na pong milyones ng Pfizer vaccines ang nakatakdang dumating sa ating bansa sa Oktubre. At yan ay para pa rin dun sa ating mga kababayan na hindi na bakunahan. Because as of yesterday, is something like 8 million Pilipinos na ang nabakunahan. Diyan sa 40 million
na darating na mga bakuna, kung 2 beses ang bakunahan, ibig sabihin, ha, kung totoong magpapabakuna ang ating mga kababayan, eh 20 milyon ang babakunahan dito sa 40 milyon na darating mula po sa Pfizer drug makers. Sabi nga, malaking pera yan. Eh paano kung ayaw? Naku, sus Marise po. Ha? Baka nadala doon sa pananakot na ikukulong. Ha? Patay tayo dyan. Hmm? Pero, ang sa atin ay, we just want to sound off yung panawagan ng ating pamahalaan. Oh, ang kanilang panawagan sa ating mga kababayan is to have yourself vaccinated because that's a move of preventing yourself from magilu kong mga tagapakinig na ma-infect nitong virus. Willie Cruz Jr. from General Trias in Cavite says, rest in peace, dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan po ang word of condolences na ipinaaabot ni Ka Wilfredo Cruz Jr. to the survivors doon sa kanyang mga sisters. Because in the family, he's the only man, si dating Pangulong Noynoy Aquino. Wilfredo Cruz Jr. says, good morning po mga ka-digital patrol around the world, Capt.Sel Baysa and Lim family. Yon. Thank you so much kay Ka Wilfredo Cruz Jr. Pero, nanawagan tayo sa PLDT. Alam nyo, itong aking, pinsan from Sipokot, si Mirna Baysa Alcid Siquijor, namumroblema dito sa napakahinang serbisyo ng PLDT. Wag lang daw umulan, nawawala yung serbisyo ng PLDT, naapektuhan ang serbisyo ng PLDT. Yung ating mga kasama sa paglilingkod bayan dyan sa PLDT, kindly look into this. Dyan sa Sipokot, wawa naman itong ating mga kababayang ito, ang Siquijor family. Hmm? They are paying religiously dyan sa inyong, I wouldn't know, kung anong klaseng terminology na aking gagamitin. The kind of service you're providing. Ang sabi nga ng mga taga-Sipokot, lalong-lalo na yung mga kasama ng Siquijor family na nagre-reklamo sa uri ng servisyo ng PLDT, magaling sa singilan. Pero kapag servisyo, mahina itong PLDT. Oras po'y ganap na ang alas 10:11 ng umaga at muli sa mga kabubukas lamang ng kanikil ng mga kanilang mga gadgets. Kabubukas lamang ng kanilang mga cellphones na ngayon ay nanonood dito sa platform na ito o ang channel na ito, itong Broad Stream Cast Communicators. Oh, we'd like to inform you ng ating Pangulo, the 15th President of the Land in person of Pinoy or Noynoy Aquino had been, had joined, rather, ang ating Creator. Siya po ay namaalam na. Namatay na po ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang sabi ni Ka Willie Cruz Jr., Sir, sabi niya,
Okay na po sina Ma'am Chi David ng Auckland, New Zealand. June 19 po sila tinamaan ng hurricane. May mga materialis na po sila para magawa ulit yung mga nasirang bahay nila. Yan po ay sa New Zealand, sa Auckland, New Zealand. At doon sa ating mga kababayan doon, kami rin ay nakikisa dyan sa perwisyo na idinulot particular niyang hurricane. Napakalakas niyan. Buhawi sa Tagalog yan. Kami nakikisa doon sa perwisyo na iniwan niyang buhawing yan o hurricane sa ating mga kababayan dyan sa Auckland, New Zealand. It's 10:12 ng umaga, araw ng Huwebes. Pinoy Hour has this to say. Additional na info. Thank you so much, Pinoy Hour. We really appreciate itong mga detalye na inyong pinagkakaloob. It looks like you're likewise monitoring itong development kaugnay nitong pangyayaring ito. At narito, mga gilog kong mga tagapakinig, ang naging pahayag ng Pinoy Hour. Additional o karagdagan. Sinasabing sumasa ilalim si Pangulong Pangulong Aquino sa dialysis at nagpa-angioplasty. Meron din siyang diabetes at lung cancer. Wika ng isang kaibigan na malapit sa kanyang pamilya. Yan po ang mga karagdagang detalye kugnay nitong kamatayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Now, sa iba pa mga pangyayari, ang sabi ho ni Speaker, ang Pangulo ng ating Senado, not Speaker. Speaker referring to the House, yung mababang kapulungan. I'm referring to dito sa Pangulo ng Senado, itong si Tito Soto. Sangayon kay Senate President Soto, kanyang kino-quote lamang yung ating mga kababayan na apparently ay dismayado na dito sa face shield. Kasi naman, bukod tangi rito sa ating bansa na malupit na pinaiiral itong face shield. Ang sabi ho ni Soto, mismong Pangulong Digong ang nagsabi na huwag nang gamitin yaang face shield. Gamitin na lang yan kapag papasok ng pagamutan. Yan ang kanyang binanggit. Good morning to Jeannie Bricky Soldivelia. Magandang umaga rin, Jeannie. At nagulat na lamang si Tito Sen, sabi nga, ng kanyang binrake yung balitang yan. Nagpahayag ng kanilang malaking tutol yung mga taga IATF kasama na ang DOH. Alam nyo, kumalat, it spread like wildfire itong paniniwala ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga malilikot ng kaisipan, na baka meron daw kumikita dito sa face shield. Alam nyo, marami sa ating mga kababayan ang nahihirapang huminga. Kung hindi ba naman, meron ka ng face mask, nilagyan mo pa ng face shield. Yung face mask, sakop ang ilong isang kahumihinga, hindi ba? Sa bibig at sa ilong. Tinakpan mo,
yung lugar na kung saan ikaw ay humihinga, kung saan pumapasok yung oxygen sa iyong katawan. Binara mo yan eh. Hindi ba ang sabi, kailangan na ang hangin sa iyong katawan ay mag-circulate. Itinakpan mo eh. Nilagyan mo ng face mask, pinatungan ng face mask yung ilong plus yung bibig hanggang baba. Pagkatapos, on top of that, nilagyan mo pa ng face shield. OA, sabi raw ng marami natin mga kababayan. Talaga naman pong OA. Sapagkat yung iba nating mga kababayan, mga bata pa, karamihan sa mga yan, ginagawa nila, tinataas nila yung plastic cover na kanilang face shield para, katulad ng inyong iniisip at iniisip na inyong lingkod, makahinga ng maigi. Kung hindi ba naman, sa United Kingdom, yung pong paggamit ng face shield, oo naman, pinagagamit ang face shield doon sa mga hospital, yung mga frontliners, sila, mandatory yan, pinagagamit ng face shield. Yan ay para proteksyon, para sa mga health workers. Pero dito sa atin, I understand, pati yung mga nagmamaneho, yung mga nagmamaneho sa kanilang mga private cars are also mandated, required by IATF na yan at ng napakagaling na mga taga DOH na maglagay ng face mask. So, sumarisipo, napakahirap na magmaneho. Di bali kung katulad ka na DOH Secretary Duque na merong driver at nandun ka sa likod ng iyong sasakyan, kukuya-kuya-kuy ka ron, habang iyong pinagmamasdan yung ating mga kababayan na may mga face shields. Ang hirap ho huminga. Siguro ito ang nag-utos sa ating Pangulo nang banggitin niya, sa harapan ng ating mga lawmakers na alisin na yung paggamit ng face shield. Ang sabi ni Uma, from Montreal, Canada ito ho, we don't even use face shield unless we are doing procedure that we mask at all times. So coming from a nurse from Royal Victoria Hospital, one of the leading and largest and most credible hospitals all over the world, based in Montreal, Canada. Yun po ang aking sister. Mantakin ninyo, mismong sa hospital, they are not required to use face shield unless they are doing procedure. Yun ang kanyang binanggit. That's the only time they are required to use face shield. Yung kanyang aking brother-in-law sa Estados Unidos na si Harry. Pinagagamit din kaya sila ng face shield dyan sa mga paggamutan dyan sa Amerika. Together with my mga pamangkin na puro mga nurses dyan sa Estados Unidos. Ganun din ba ang patakaran? Dito sa Pilipinas, naka-face shield ka na, naka-face mask ka pa. Jesus Marisep, ang hirap huminga, maniwala ka. Ngayon, kapag ibababa mo ng konti, itong face mask at natsyempohan ka na lang ng less po, ipatatabi ka, natsyempohan ka ng task force disiplina. Dito sa Quezon City, patay kang bata ka. Yari ka. I-issuean ka ng citation. At alam nyo kung magkano yung citation? 300 pesos. Ganito rito. Sabi nga po ay,
overacting. Ha? Kaya hindi ko masisisi yung ating mga kababayan na mag-isip na baka merong kumita o merong kumikita. Merong hindi mahindian. Ha? Bumili ng milyong-milyong piraso nitong face shield in-stock sa kanyang warehouse, lumapit sa mga kaibigan, ito mga kaibigan can simply say no. Or maybe, he's within the circuit, sabi nga po. Kasama siya doon sa grupo, hindi mahindian. Kaya, ayun, ni-require itong face shield. E saan ka makakakita naman, nagbabike ka? Ha? Ikaw ay inaatasan na mag-face mask. At I understand, face shield pati. Kung hindi, yari ka. Marise po. Alam nyo, kapag ikaw ay nag-ehersisyo at lalagyan mo ng face mask ang iyong muka, on top of that, lalagyan mo pa ng face shield, naloko na ang buhay mo. Isang kahihinga sa tenga. Ha? Sabagat ang bukod-tangi na bukas na merong hole, sabi nga po, na connected sa iyong katawan ay yung tenga. Bumapasok ba naman yung oxygen sa tenga? Ha? The big answer is no. Kaya patay tayo dyan. Ang hirap huminga. Ha? Pagkatapos, yung mga nagdadrive ng sasakyan, inaatasan pang mag-face shield, susmarise po, o mag-face mask. Ha? Kung hindi, sisitahin ka. Overacting. Ha? Kaya hindi nyo masisisi. Kung mag-isip otherwise, yung ating mga kababayan, ha? Isipin mo, ha? Kapag nasira yung face shield, obligado kang bumili. Di gastos na naman. Kaya tuwan-tuwa yung damuho na hindi mahindian siguro, ha? Na nagmamay-ari o bumili ng limpak-limpak na bilang o taksang-taksang na bilang ng mga face shield at face mask. Ha? Sa Amerika, pwede nang tanggalin. Huwag na kayong mag-face mask. Ha? Maglakad na kayo sa Amerika. Sa Italy, starting July 1, back to normal. Wala ng face mask. Wala, I don't know, sa Italy kung gumamit sila ng face shield. I don't know. We didn't receive a word yet to that effect. Ha? Pero what I'm talking at what our kababayans repeatedly say ay itong baka may kumita. Baka may kumita na negosyante na within the circuit, within the group ng mga, alam nyo na, mga opisyalis. Now, once they say something, abay, batas kagad yan. E walang nangyari doon sa naging pahayag nitong si Mayor Digong. Walang nangyari. Ha? Itong Department of Health, IATF, e nagsabi na, hindi, Mr. President. Huwag nating gawin yan. Dapat nating gawing mandatory itong paggamit ng face shield. Ha? Abay, nakakaburyong din itong hindi ka makahinga. Ha? Sus Marise po, magdadalawang taon na tayo. Ha? Face shield, face mask. Malaki na rin ang kinita siguro itong whoever is behind nitong face shield scheme na ito. Abay, tama na. Kumita ka na eh. Let the Filipinos breathe freely. Yan. Kaparis nitong naganap sa Barangay San Jose sa Pili, Camarines Sur. Ito ngayon ay iniimbestigahan. Yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi o Phi, whatever. Iniulat na
Ito po isang fraternity. Ha? Eh, abay, nagsayawan, ha? Nag-inuman, ha? Nag-party in short. Nang dikit-dikit, ha? Na walang mga face mask, ha? At nag-inuman pa habang nagsasayawan. They are now under investigation. Iniutos yan, ho? Iniutos yan ng kapulisan ng Pili Camarinesur at mismo ang mayor ng Pili. Iniutos yan sa barangay captain ng barangay San Jose. Sabi ni Wilfredo Cruz Jr., ang minukupo yun. Ha? Kapag dumarating ng gitong oras, eh, nagbibigay po ng tip. Si Kawili kung anong masarap na pananghalian. Ang minuraw ni Kawili ay tokwat baboy, o baboy na may black beans, sibuyas na puti, apple juice panulak po. Oh, sarap naman, oo. Ha? Tokwat baboy na may black beans at sibuyas na puti plus yung apple juice na panulak. Yan. Dito naman sa ating headquarters, dito sa Digital Patrol Center, yan, o headquarters. Ang aming pananghalian ay umba, o humba, Cebu Touch. Yan, yung bang Cebu humba, lalagyan itong bulaklak ng saging, nako, sarap. At merong daing on the side. Yan po ang aming pananghalian dito naman sa Digital Patrol Headquarters. Sarap, ha? Nako, talaga naman, oo. Naghahanda na. Mamaya ng konti, pananghalian na. Mamaya ng konti, dinner time na. Ganyan talaga, eh. Ha? Sabi ni Wilfredo Cruz, sarap ng humba. Yes. Thank you, Kawili, ha? Samantalang yung ating mga listeners dyan sa Montreal, Canada, ngayon ay eksakto, alas 10:30 na pala, ha? Welcome, ho, dito sa last 30 minutes ng program. Yun, eh, sila naman sa Montreal, Canada, alas 10:30 na po ng gabi. Yan, ha? Ang sabi ni Uma, I'm not saying sarap, ang sabi niya, cause I made Pinoy food for supper. Yun, pagkaing Pinoy, ang inihanda pala ni Uma para sa kanilang hapunan. Chicken with tomato sauce. I just don't know what it is cold, ang sabi niya. Ano ba itong tawag sa manok na lagyan mo ng tomato sauce, Chef Semanita? Apritada ba? Yung chicken with tomato sauce, nakasarap din yan. Ha? Yung sauce niyan, enough. Para pang ulam, eh. Hindi ho ba? Ayan. Yun, ang sabi ni Kawili, Ma'am Norma, ang sabi niya, baka chicken apritada yan. Yan. Mm-hmm. Yan po ang hapunan ng ni Uma Baysa Swale mula sa Montreal, Canada. Ang mga Clemente kaya, ano naman ang kanilang hapunan? Baka makapulot tayo dyan ng pananghalian, eh. O yun namang ating Estrada family. Diyan sa Dallas, Texas, USA. Ano naman ang kanilang inihanda? Ha? Pang-dinner naman. At maging sa New Jersey, ang Pinuela family. Ha? Ano naman ang kanilang inihanda? Ha? Ganun din ang Iwabuchi family ng Tokyo, Japan. Ha? Eh, sigurado, Japanese food yan. Ha? Sarap yung Japanese food din, hindi ho ba? Once in a while, sabi nga po, kapag
Kinain mo naman araw-araw ang isang uri ng pagkain, nakakasawa po yan. Alright. Oras ganap na ang alas 10:33 ng umaga. At tuloy-tuloy tayo ho dito sa last 27 minutes ng inyong palutuntunan. Ayan. Sarap ng luto ni Uma Restaurant Style, ang sabi ni LB. At sabi ni Uma, bukas, I'll cook mongo with shrimp. Wow! Huh? Alright. By the way, kung kailangan po ninyo ng fire extinguisher, ito po ay a must. Ito po ay dapat na gamit na nasa loob ng inyong mga tahanan. You wouldn't know when a fire hits, sabi nga po. Napag-uusapan yung sunog. Kaninang madaling araw at 3 o'clock this morning, isa pong o maraming tahanan ang nasunog dyan sa Commonwealth dito sa Quezon City. At base po dito sa ulat na ating tinanggap, maraming mga tahanan ang nasunog. 100 plus na pamilya ang naapektuhan ng sunog na ito. So, whether it rains or whether it doesn't rain, nandun pa rin yung threat ng sunog. Kaya namang yung aking technical director would want to, he's enjoining ang ating mga kababayan to buy fire extinguisher. Yan po ang kanyang counting business. Yung fire extinguisher. Yan. Ano ang yung nawala? Mukha nawala yung cellphone number na kanyang iniwan. Yan. But anyway, you can pass on your order na fire extinguisher. How much? Discounted price na po. Para sa inyo lang, coming from my technical director. And that will cost you 1,500 pesos only. Kung pag-uusapan ang inyong pinaghirapan ng maraming taon, doon sa 1,500 pesos na inyong gagastusin, ano ba naman yung 1,500, sabi nga ho. Ito na ang cellphone number ni Nash. In case you want to place an order, all you have to do is to, send your order through his cellphone number. Itong 0919-365-3855. Yon. Ulitin ko. 0919-365-3855. Yan po ang cellphone number na kung saan maaaring niyong tawagan at mag-place kayo ng order sa aking technical director. Ho. Yan, si Nash Baysa. Naku, hindi ko nabati yung aming Dear Mader. Dear Mader, good morning. Have you taken your breakfast, Mader? Kung hindi pa, take it. Nandoon si Lides, nandoon si Tommy Hanilio to do the the service for our Mader. Okay? Sabi ni Nash, yung daw 10-pounder na fire extinguisher will cost 1,500. At yung 5-pounder naman ay 1,100 pesos. At yung 2.5-pounder ay 900 pesos. Okay? What's in that amount or those amount? When the protection of your house as well as the protection of your loved ones are concerned. All right? So, do yourself a big favor.
Eh, wag na po tayo mag-isip. Fire extinguisher is a must. Ah, siguro kung merong fire extinguisher yung ating mga kababayan na nasunugan dyan sa Commonwealth, ah, perhaps hindi aabot sa ganitong pangyayari. So, the program endorses itong fire extinguisher na ito. Okay, thank you so much kay Technical Director Nash. Okay? So, more. Ano ito? Sabi ni LB, sarap ng luto ni Norma, restaurant style. Sabi ni Uma, fire extinguisher is a must to have at home. Yan, sabi ko niya. Which I, well, completely confirm of. Okay? I follow the line of thinking ng aking sister. Alright. Sabi ni Willie Cruz, sir, sa wakas po, makukuha ko na po yung second tranche na ayuda. Oh, very good. May nilabas na pong listahan ang DSW sa lugar namin. Napasama na po ang pangalan ko. Mabuti pa kayo. Ha? Ha? Mabuti pa kayo dyan sa General Trias, Cavite. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda. Ha? Imagine, mga gilukong mga tagapakinig, mga atagasubaybay, yung mga nanonood ng programa. Ha? Suddenly, ha? Yung good news coming from a recipient nitong second wave ng ayuda. Wala tayong kaalam-alam. Wala ng mga press release to that effect. Pero binanggit ni Kawili Cruz Jr., nabasa niya na, nakita na niya yung kanyang pangalan as among the beneficiaries nitong ayuda. Huh? Very good, if that's the case. Congratulations sa mga taga-DSWD dyan sa Cavite. You're doing your job. Thank you so much. Let me salute you. Okay. Now, si katulad ng kanina ay aking ibinida sa inyo, sasalubungin ni Isko Moreno, ni Yorme ng Maynila, ang darating na Sinovac vaccine. Ito ay part and parcel nitong kanilang in-order na millions of doses of Sinovac. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Yorme Isko Moreno. Pagdating ng mga binibili ng local na pamahalaan, no, na vacuna, ito po ay on top of yung order namin ng AstraZeneca na 800,000 na darating sa September, nakabili po kami ng Sinovac ang pamahalaan lusot ng Manila na 400,000. At siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at sa ating mga kabinete na ito ay tripartite agreement. Okay, si Yorme Isko Moreno. Good morning to Yoli Austria. Good morning, Yoli and family. Happy to note that you're watching the program. A former colleague from defunct EIIB offices. Oh, yeah. Thank you so much, Yoli, for watching the program. At sa iba pang mga pangyayari, ulitin ko, sa mga kabubukas lamang ng kanilang well, cellphone at iba pang mga gadgets watching the show, meron pong utos ang DILG. Maari na itong mga walk-in na mga ating mga kababayan na magpabakuna. O, kapag nakakita kayo ng vaccination center, all you have to do is walk in. Just get inside and express your desire to have yourself vaccinated. At no question asked, kayo po ay babakunahan. Yan po ang latest na issue na direktiba ng DILG. Okay. Thank you so much. Maraming merong nag-exercise na GIF. Itong si
Yoli, Austria. Now, alam nyo, sumisigaw ng repatriation o tulong ang ating mga kababayan dyan sa United Arab Emirates o UAE. Ha? Lalong-lalo na itong mga ang kontrata ay paso na o nag-expire na. Sila ay nagmamakaawa sa ating pamahalaan ni Mayor Digong. Mayor, tulong dito sa ating mga kababayan, mga OFWs. Dole Secretary Bebot Bello III, tulong Secretary. Ang gusto ng ating mga stranded na mga OFWs dyan sa UAE ay makauwi na sa ating bansa. Alam niyo kung bakit yung kanilang naipong barya, yung kanilang naipon sa kanilang paghahanap buhay sa panahon ng kanilang trabaho o pagtatrabaho sa UAE ay unti-unti na pong nauubos. Mayor Digong, Secretary Bello, sa pag-uusap ng inyong gabinete, isama nyo naman ito. From the looks of it, mukhang hindi na pag-uusapan itong ating mga kababayan na ang kontrata ay nag-expire na sa ibang bansa. Sus Marusep, patay tayo dyan. Ang sabi ni Chincha, Miss Chincha Buste, maganda po iyan sir yung walk-in vaccination. Kasi po may mga tao na last minute magbabago ang isip even on their day of schedule of vaccination. Samantalang may mga taong gustong-gustong magpabakuna pero wala namang schedule yan. Ha? You see, kaagad meron tayong word coming from a happy kababayan. Who follow and endorses itong walk-in approach dito sa pagbabakuna. Thank you so much. She's an OFW from Kuwait, from UAE, Miss Chincha Buste. Ayan. Sabi ni Yoli Austria, sir, galing po ako Manila City Hall. Nawala po sa isip ko na araw ng Maynila. Kaya ako'y umuwi na po ulit. Abay, oo. Naku, baka marami sa ating mga kababayan ang matulad kay Yoli. Ngayon po ay holiday sa Maynila. Dahilan sa 450th anniversary o pagkakatatag Foundation Day ng lungsod ng Maynila. Kaya sarado ang Manila City Hall. Ha, wag po kayong matulad kay Yoli na pagod, ha, yung ale na nagtungo diyan sa Manila City Hall. Sabi ni Chincha, balita ako po kasi sa isang healthcare worker na kaibigan ko sa Maynila na may mga taong pinaglaanan ng Pfizer. Nasa sayang lang daw po kasi maraming ayaw magpabaksin. Ayun, patay tayo dyan. Sa October pa darating itong 40 million na Pfizer vaccine. Ayan. Ang sabi ni Nash, yung nagpapakapangulo daw ng Glenmont Trail sa Camellia Homes, huwag kang mamimili ng pagbibigyan ng memo dahil wala ka nang o wala ka pang authority. Yan, ha? Yan naman po ay dito sa mga reklamo na tinatanggap ng palutuntunan. Ha? Ayun, ay meron daw umaarting presidente, ha, nitong Glenmont Trails ng Camellia Homes dyan sa Sauyu Road. Ano ba naman yan, ha? Hindi kayo mahintay para kayo mahalal bilang pangulo. In the absence ng kayo ay nahalal, kayo ngayon ay tawag sa inyo ay
hangal, nahangal. Yan, hindi nahalal. Alright, ang oras bigyan up ng 14 minutes bago sumapit ang 11 ng umaga. Aba, good news. Huh? Low risk state na po ang National Capital Region. Ito ay ulat ni Doktora Aleta de Guzman ng DOH. Bumaba raw ng 32% o 32% ang kaso ng COVID. Ha? Dito sa National Capital Region, ito nagdaang dalawang linggo, ha? Mula June 16. Ha? Pero ang system nito, ha? Thank you, Hayoli. Buti nga po, lagi akong nakakahabol sa program mo. Thank you so much, Kayoli. Thank you very much. Now, ang high risk naman ay yung mga iba't ibang rehiyon. Katulad nito pong Camanaba area. No, Camanaba is in National Capital Region. Am I right? Yes, indeed. Itong iba't ibang rehiyon ng ating bansa to include itong Western Visayas, ganun din ang Davao Region. Ha? Ang sabi mo ng Okta Research, ha? Kailangan ata dahilan dito sa pagkakadiskubre nitong Delta Plus variant na nagmula sa India, hindi lamang 70% ang dapat nating mabakunahan in able to reach yung tinatawag na herd immunity. What we need is something like 90% ng populasyon, ha, ang dapat mabakunahan in able to meet yung herd immunity. Yan ang sabi ng Okta Research. Now, kung dodoblihin daw natin, ha, yung 195,000 na mga nagpapabakuna all over the country, ha, on a daily basis, dapat daw doblihin ito. Yan ay mula sa Okta Research Group. Yan ang kanilang rekomendasyon, panukala upang sa gayon makahabol tayo ang ating bansang Pilipinas dito sa mga bansa na unti-unti nang bumabalik sa normal. Ha? Hindi new normal. Normal. Yun po ang kanilang terminology. Ha? Ang Italy, ha? Babalik na sila sa normal starting July. Ang Alberta, Canada, sa ngayon po sa ating mga kasama sa Pinoy Hour, starting July 1, wala na silang face mask at they'll be back to normal. Ang Israel, yan ang kauna-unahang bansa na nagdeklara na balik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Wala nang kinakatakutang pandemya. Ang North Korea, ever since, hindi sila nagpabakuna. Ever since, wala silang face mask at wala silang health protocol na pinaiiral sa North Korea. Walang mga balitang nagka-COVID yung mga taga North Korea. Sa Vietnam, wala din. Wala silang baku-bakuna. Hello to Miss Yula Nakano, watching and listening from Japan. Ang sabi niya, good day po and God bless. More to your program. Stay safe always. Thank you so much, Miss Yula Nakano. At yung ating mga kababayang mga Pilipino, dyan sa bansang Hapon. Doon sa unika iha ni Miss Baby Osorio ng Balagtas, Bulacan, si Jennifer Uno. Okay? Thank you so much. And we're happy to note they are watching likewise the program. So, hopefully, malakas ang paniniwala ng ating mga health authorities na pagdating ng Disyembre at the rate things are going,
Particular dito sa National Capital Region, it will be a maskless celebration ng ating Christmas. Yan ay kung hindi magbabago ang takbo ng mga pangyayari. Alright? So, ngayon po ay kapistahan, ha? Diyan sa San Juan City. Inuulit ko lamang yung akin nabanggit kanina para sa ating mga kababayan, kabubukas lamang ng kanilang mga monitoring sets. Bawal ang basaan. Bawal mambasa, ha? On the second year, yung traditional na basa and blues, wala po yan. Okay? Now, a happy governor of Cagayan, itong si Governor Mamba, had expressed rejoice at ito raw ay hinggil dito sa pagdating ng araw na kung saan ay hindi na magbabaha diyan sa kanyang lalawigan sa Cagayan. Alam niyo kung bakit? Ito ay dahil sa ginagawang paghuhukay, pagpapalalim ng Cagayan River. Ang mga otoridad mula sa DPWH is now conducting dredging operation diyan sa Cagayan River. Narito ang happy governor ng Cagayan. Pa rin po sila para kahit papano makatulong siguro at maimsan ang aming plotting dito sa Cagayan. No? By Friday po, they will also be parang what po ito, kick-off po ng dredging of the mouth of the river through yung mga dredgers natin sa our private contractors. No? Okay, so well, I just want to say na may malaking tulong, of course, itong dredging operation ng DPWH sa Cagayan River. At sana ganito rin ang gawin sa ating Pasig River. Ha? Yung mga plastic na, well, na kukuha dyan sa Pasig River ay talaga namang talamak. Ito karamihan ay mga face shield, face mask, galing dun sa ating mga kababayan na mga balasubas. Pagkatapos gamitin kung saan-saan na lang itinatapon. Bakit ganun? Yung mga Pilipino abroad, ay mga number one na mga tagasunod sa mga batas dun sa bansa ang kanilang kinaroroonan. Pero pagdating dito sa ating bansa, nakakalimutan na meron po tayong batas na sarili sa Pilipinas na dapat nating sundin. Ha? Yun na lang trapiko. Ha? Diyan ka magtungo ka diyan sa gawin ng clerk. Ha? Yung once upon a time ay military base ng US. Hanggang ngayon, kanilang pinaiiral pa yung traffic, traffic regulation dyan sa Clark. Yung ating mga kababayan, saan nga sinusunod ang traffic doon? Why can't they dito sa labas ng Clark? Ay nako, talaga naman. Dapat talagang kamay na bakal itong ating ipasunod sa ating mga kababayan na katitigas ng ulo. Now, COMELEC reported itong Commission on Elections that we have until September upang magparehistro itong 4 milyon nating mga kababayan na inaasahang buboto sa darating na halalan next year. At so up to date, we have 60 million plus na mga Pilipinos.
na mga registered voters. Now, mukhang maganda naman itong ipinakikita ng ating mga kababayang mga nagpaparehistro. Yun daw dating 100 nating mga kababayan nagpaparehistro, now doble na. 200 na ang bilang ng mga nagpaparehistro araw-araw para sa next election. So, enable you to vote, kailangan magparehistro. Pag na po ninyong hintayin yung deadline ng ng pagpaparehistro, all you have to do is to go to any COMELEC registration center in your place at magparehistro. Napakahalaga ng inyong boto sa darating na halalan next year, because that's the only time na ating may papakita sa ating bansang Juan de la Cruz that we really love our country. Vote to somebody whom you think ay makakapag-inject ng pagbabago na ating kakailanganin at hinihintay para kay Juan de la Cruz. Pero mga gulo kong mga tagapakinig, everything has come to an end. At the program is no exemption. Bueno, maraming salamat kay Nash. Oh, huwag niyo kakalimutan yung pong kanyang fire extinguisher. Na discounted na po ang price para sa inyong mga tahanan. All you have to do is to get in touch with him or to get in touch with yours truly dito po sa palutuntunang Digital Patrol. By the way, stand by sa ating susunod na host ng palutuntunan, ang kanyang program na Ang Buhay Online. Walang iba kundi si Binibining J.C. Bautista. Dito pa rin, of course, sa inyong platform, sa inyong channel na Broad Stream Cast Communicators. Thank you. God bless the Philippines, coming from my sisters here and abroad. And of course, mga gilo kong mga tagapakinig, be with me, God willing, tomorrow sa ating Friday presentation ng Digital Patrol. So, maraming salamat at salamat po sa inyong pagtangkilik at stay safe and healthy always. Diyos ti ang ina sa ating lahat. It's now 11 o'clock in the morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Stream Cast Communicators. Maraming salamat po.